Welcome back sa Fundamentals of Accountancy, Business, and Management, Part 1 class. So this is the third explainer video. So we are now in Module 3 entitled Accounting Equation. Ako pa rin ang inyong guro, Romualdo Fernandez Credo. So kung handa na kayo, tayo nang mag-umpisa, kumuha ng ball pen at papel para sa mga importanteng detalye. Let's go! Naririto ang most essential learning competency ng Module 3 Accounting Equation. Number 1, illustrate the accounting equation. Number 2, perform operations involving simple cases with the use of accounting equation. Bago tayo mag-umpisa, tayo munang magbalik-aral. So, gusto kong sagutin ninyo itong accounting word search. So, hahanapin nyo lamang yung mga accounting concept and principles doon sa ating nakaraang leksyon na nakalista sa baba. So, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para mahanap yung mga hidden words doon sa puzzle. Timer starts now. Thank you.
Time is up. Magaling. Sino ang nakahanap ng siyam? Very good. Sino dito ang nakahanap ng walo? Very good pa rin. Sino dito ang nakapito? Congratulations. So, ating balikan ang mga ibig sabihin ng mga salitang inyong hinanap base sa ating talakayan doon sa ating nakaraang diksyon sa Module 2. So, para sa mga hindi nakakuha ng siyam, ito ang sagot sa accounting word search. Pero syempre, kailangan muna nating balikan kung ano ang ibig sabihin ng mga accounting principle na ito. So, umpisan natin sa cost. Ano ba ang ibig sabihin ng cost? So, ang mga assets or ang mga pag-aari na binili dapat daw ay i-record sa book initially at cost. Ano ibig sabihin ng cost? Kung magkano yung pinambili. So, for example, bumili ka ng cellphone na worth 10,000. So, yung cellphone, pag gagamitin sa business, i-record mo siya at 10,000 pesos. Kung magkano mo siya binili. Kung magkano ang nasa resibo. Yun ang ibig sabihin ng cost principle. Next, sunod natin yung accrual. Ano ibig sabihin ng accrual concept? Ito, very important ito kasi ito yung magiging guide natin sa pag-recognize ng expense at saka revenue. Ito yung nagsasabi kung ano ang rule. Accrual concept, accrual principle. So, sabi ng accrual, ang revenue daw, ang kita, ay ire-record kung kailan nagkaroon ng exchange. Kung binigay na yung goods o yung services at binigay na yung pambayad o kaya kung hindi man binayaran, kung kailan nagkaroon ng promise to pay. Diba? So, kung kailan na-earn yung revenue, ire-record yun regardless kung bayad man o hindi. So, pakitandaan lang yun. So, for example, ikaw ay naglo-load, nagpa-load yung kaklase mo ng 100 pesos, tapos sabi niya, babayaran niya next week, nag-promise na siyang magbayad next week, so kita mo na yun. Regardless kung bayad man yung load o hindi. Yun ay sa revenue. Pero may isa pang implication ang accrual. Yung opposite ng revenue, syempre yung expense naman. So, kailan i-re-record ang expense? Ang expense, sabi ng accrual, ay i-re-record siya when it is incurred. Regardless kung paid o hindi. So, ang magiging example natin dyan is yung kuryente. So, kapag nagamit mo na yung kuryente, expense na siya regardless kung binayaran mo o hindi yung kuryente o kaya yung tubig o kaya yung sweldo. Kapag nag-render na yung ng services si employee, expense na yon yung sweldo, yung salary. Regardless kung pinasweldo mo ba, binayaran mo ba yung employee o hindi. So, yan yung dalawang implication ng accrual. Ulitin natin, revenue and expense. Next, accounting principles na nandiyan sa ating word search is disclosure. So, ano naman ang ibig sabihin ng disclosure? Lahat daw ng important at saka relevant information must be disclosed if yung information will affect yung decision ng user of accounting information. So, disclosure. Ibig sabihin, na-disclose, na-emphasize, na
napakita dun sa financial report. So, i-disclose mo. Huwag itatago, in short. Dapat it is open. Number 4 is going concern. So, madali lang itong going concern. Ang ibig sabihin lang nito is you have to assume na yung business will continue to operate indefinitely unless mayroong proof na hindi na siya mag-continue. May proof na otherwise. Sabi. No? So, kapag wala namang proof na hindi na niya pwedeng i-continue yung kanyang operation, i-assume mo pa rin na tuloy-tuloy pa rin ang operation ng business. Kaya nga, going concern. Go lang ng go. Tuloy-tuloy lang. Pero may implication itong going concern. Ang implication nito is yung paggamit sa pag-value ng asset, dapat gagamitin mo daw yung costs at hindi yung market value. Ang ibig sabihin ng cost kanina, diniscuss na natin, yung pinambili. Yung market value naman, yung kung magkano pwedeng ibenta yung asset. So, for example, mayroon kang land. Binili mo ng 100,000. Ngayon, ibibenta, pwede mo siyang mabenta ng 120,000. So, sabi ng going concern, you have to value yung land at 100,000 at hindi yung 120,000 kung magkano mo siya pwedeng ibili kasi nga, going concern yung business. So, the moment na ginamit mo yung 120,000, hindi ka na, ay violation na yan sa going concern. Next, time period. So, ang ibig sabihin ng time period, yung life ng business, yung useful life niya, it should be divided into relatively short period of time to permit evaluation and assessment. So, and that is usually, ang ginagawa ng business is usually 1 year. Pero pwede namang semestral, 6 months, every 6 months. Pwede rin namang quarterly. Pwede rin namang monthly. Kaya lang, it is too frequent. Masyado nang matrabaho yun, yung mag-prepare ng report for evaluation ng monthly, quarterly, kaya semi-annually. So, mostly it is 1 year na dinidivide-divide para malaman kung kumita ba yung business or hindi. Nadagdagan ba yung property niya o hindi. So, importante yun. 1 year, magkakaroon ng assessment at saka evaluation. Unlike kasi kapag hindi mo dinivide yung life ng business into short period of time, let's say 1 year, antay mong matapos yung life ng business bago ka gumawa ng report. Eh, ang tanong, matatapos pa ba yung life niya? Baka malugi na kasi nga, wala ka namang kaalam-alam doon sa nangyayari sa business kasi nga, hindi ka nagkakaroon, hindi mo dinivide ng short period yung kanyang life for assessment and evaluation para i-assess mo kung anong nangyayari sa business. Next is monetary unit. So, ang sabi ng monetary unit principle is that yung mga assertions dun sa financial statement or yung mga assets, liabilities, equities, yung mga transaction should be recorded using a common unit of measure. At ano ang common unit of measurement natin? So, syempre, binavalue natin lahat ng transaction natin dito sa Philippines in terms of peso, yung ating pera. So, kahit meron kang transaction internationally, kung ikaw naman ay Philippine company at yung mga transaction na yun ay binayaran mo in terms of dollar, you have to convert yung mga dollar in peso. Kasi, sabi dyan nga, common unit of measure. Dapat iisa lang ang measurement dun sa gagawin nating report. It should be in terms of peso. Business entity or accounting entity concept.
Yung yan yung concept na nagsasabing yung owner ng business at saka yung business itself should be separated. Magkahiwalay sila. So, ibig sabihin, yung personal transaction ni owner, hindi dapat isasama sa business. And yung transaction ni business, hindi dapat ihahalo sa personal ni owner. So, kung ano yung transaction ng business, sa business lang. Kung ano yung transaction ni owner, kay owner lang. Kung ano yung property ni business, ay business yon. Walang pakialam si owner. Ganon. Separate entity. Iwalay dapat ang business sa owner. So, kung meron kang sari-sari store, kasi pag in-apply mo yung separate entity, hiwalay siya. So, dapat kung kumuha ng goods yung may-ari, dapat magbayad siya. Kasi kapag hindi siya nagbayad, violation yan sa ating business entity concept. Kasi nga hiwalay dapat. Next is objectivity. Ang sabi ng objectivity principle natin, yung transactions at saka yung mga records should be supported by a source document. So, dapat may document na nagsusupport dun sa mga entries, dun sa mga records natin para to avoid bias, para fair yung record, para object, para ma-attain yung objectivity. So, dapat objective yung record. So, hindi dapat pinifiboran ni record yung owner. Kahit siya ang nagbigay ng asset, it should be fair sa lahat. So, hindi siya bias. Baga. And finally, conservatism. Final concept dito sa ating accounting word search, conservatism. Yan din ay tinatawag na prudence. Conservatism or prudence states that if you have a choice to value yung sa pag-value ng assets at saka revenue, you have to choose yung lower, no? Pipiliin mo yung mas mababa. This is to prevent yung overstatement of assets at saka revenue. Kaya nga tinawag na conservative. For example, yung building, ang estimate ay 5 million, tapos may isang indicator ang nagsasabi na 4 million lang. So, anong pipiliin mo? Whichever is lower. Pag ulitin natin, pag properties or assets at saka revenue or income, whichever is lower. Sabi ng conservatism or prudence. Prudence, ibig sabihin maingat. So, nag-iingat tayo. Kaya nga pipiliin natin yung mas maliit na amount. However, sabi ng prudence naman, pero kapag ang involved ay expense and liability, you have to choose yung higher amount. Pagiging prudence pa rin yung kahit na higher this time. Kasi nga, nag-iingat ka pag utang at saka gastusin, mas pipili mo yung higher amount. To be conservative, to be prudent, para mas maingat, para at least, halimbawa kung pinili mo yung mas mataas na amount, okay lang yun. Kaysa naman piliin mo yung mas mababa and then later, saan mo kukunin yung kulang? Parang gano'n. So, okay. So, tapos na tayong mag-review. Doon na tayo sa main lesson natin. Okay, accounting equation. So, basic accounting equation. As you can see, ang basic accounting equation ay assets is equal to liability plus capital or owner's equity. So, please take note. From now on, kapag sinabi natin capital or owner's equity, iisa lang yun.
other term ng capital is equity or owner's equity. So as you can see, yung accounting equation para siyang scale, no? As it can be represented by scale. Kasi equation nga, yung dalawang sides is equal. Kaya nga siya equation. So, yung assets ay dapat pantay sa liability at saka owner's equity o kaya sa capital. So, yan lang ang ibig sabihin naman ng ating accounting equation. At dapat, yan ay balance, yung dalawang side niya. Ano ulit yung dalawang side? Yung isang side is asset and then yung isang side is yung liability and owner's equity. So, yung ating accounting equation, yan yung heart ng accounting. Kasi at along with dun sa double entry na i-discuss natin later, yan yung gagamitin na natin concept all throughout. Hindi na to mawawala. Siyempre, kailangan nating alamin yung elements of accounting equation. Yung basic accounting equation, ang elements niya or components niya is assets, liability, and equity or capital. So, let us discuss what is assets. Assets are economic resources you control that have resulted from past transaction or events that has future economic benefits. So, ano ba ang assets or resources or properties? Or in sa Tagalog, ito ay yung mga ari-arian natin. Diba? So, yun yung assets. So, dapat para matawag mo yung asset mo, dapat you have control over the property. No? So, kapag property yan, eh, wala ka namang control, ibig sabihin, hindi sa iyo. And then, saan manggagaling yung properties mo? Sabi dito, mayroong past transaction or event. So, may nangyari kaya ka nagkaroon ng property. Paano ba magkakaroon ng property? It's either bibili ka ng bahay, bili ka ng appliances. So, acquire mo yung properties mo by purchasing. Kung binayaran mo, by na-acquire mo yan ng cash basis. Pwede namang ma-acquire yan through liability, utangin mo, di ba? Pwedeng utangin. Halimbawa, dun sa mga appliances na installment, di ba? Pwedeng utangin yon. Or pwede namang sa business, pwedeng manggaling sa owner. Ibibigay ni owner. Or ikaw, as individual, pwede kang magka-property kapag may na-inherit ka o may nung nagbigay sa iyo ng property. So, yun yung tinatawag nating past transaction and events. So, may mga pangyayari kaya ka nagkaroon ng asset. And finally, ang requirement ng asset, dapat tandaan nyo, mayroong future economic benefit. May mga benefits siyang ibibigay. So, pwede mong gamitin sa operation ng business. So, yun yung economic benefits. Pwede mo siyang magamit. Next, liability. These are present obligations that have resulted from past transaction and events that requires an outflow of resources in the future. So, present obligation. Ibig sabihin, utang, obligation. Present obligation of the business, utang. Para, gaya din sa asset, mayroong past transaction and event. So, mayroong mga pangyayari, kaya ka magkakaroon ng utang. For example, bumili ka, tapos hindi ka nagbayad. So, mayroong kang utang. Parang ganon. Yun yung example ng past transaction event. Kung umutang ka ng pera, syempre, transaction yun. Kaya magkakaroon ng
ability. And another important part doon sa definition niya, sabi dyan, it will require an outflow of resources in the future. Siyempre, yan ay karakteristik ng utang. Kung utang yan, babayaran mo talaga pagdating ng due date ng liability. Settling an obligation would require to give up resources, either cash or by transfer of non-cash property, or pwede kang mag-render ng services daw. So, yun yung way para mabayaran mo yung liability. Una, cash. Siyempre, babayaran mo ng pera, or pwede kang magbigay ng property, o kaya nga, services na lang. Bayaran mo, pagtrabahuan mo na lang para mabayaran yung liability. Third, elements of accounting equation is yung equity or capital. So, ano ang equity? It is the residual interest in the assets of the company after deducting the liability. So, yung equity or capital daw, residual interest. Ibig sabihin ng residual, yung natira. Kapag binawas mo daw yung liability sa assets, yung natira, ang tawag doon ay equity or capital. So, parang ang ibig sabihin yan, doon sa property ng business, tanggalin mo yung mga utang niya, yun yung investment, o yun yung equity ng owner. Yun yung pag-aari ng may-ari ng business. Yun ang para sa kanya. Yun yung kanyang interest. Now, let us apply yung concept ng accounting equation. So, ano na ulit ang accounting equation? Assets is equal to liability plus owner's equity. At sabi natin kanina, dapat pantay yung dalawang sides or equal yung dalawang side ng accounting equation. At ano yung unang side niya? Asset. Yung kabilang side niya ay liability at saka owner's equity. So, let us apply yung concept na yun para malaman yung mga missing items. So, example number 1, ang assets ay 3,500,000. Ang liability is 2,900,000. Ang question, magkano ang owner's equity? So, of course, dapat yung liability at saka equity, ang total dapat niyan is also 3,500,000. Kasi yan yung kabilang side. So, ano ang gagawin mo dyan? So, para malaman kung magkano yung equity, since pantay naman yung assets at saka liability plus equity, so, isusubtract mo lang yung liability sa assets. Yung matira, ibig sabihin yun yung equity. Kasi equal nga yung assets dun sa total ng liability sa equity. So, 3,500,000 minus liability na 2,900,000 equals 600,000. Yun yung equity. Number 2. Ang asset is 5,300,000. Ang liability is unknown. Tapos ang total equity is 2,700,000. Question, syempre, magkano ang liability? So, just the same, no? So, yung concept pa rin, equal yung dalawang side. So, 5,300,000 at saka, dapat parehas pala yung liability saka equity. So, dapat ang total niyan, 5,300,000. So, to determine yung unknown, simply, isubtract mo ulit yung equity sa asset. So, 5,300,000 minus 2,600,000. So, please take note, kapag ang missing ay equity at saka liability, anong gagawin mo lang? Isusubtract mo lang to determine yung unknown. Please take note of that. Number 3. So, this time, yung assets na ang nawawala, ang missing.
So, sabi natin, equal yung dalawang sides. So, yung sum ng liability at saka equity, yun yung amount ng asset. So, i-add mo lang 7.9 million plus 1.3 million is equal to 9,200,000. So, yan yung total asset. So, sige nga. Kayo nga ang gumawa ng number 4 at saka number 5. Sabi ko kanina, kapag ang nawawala ay liability at saka equity, anong gagawin? Isusubtract lang to determine yung unknown. Pero pag assets ang nawawala, you have to add yung liability at saka equity. So, I'll give you 10 seconds para makompute yung number 4. Correct. The answer is 5 million. So, another 10 seconds para sa number 5. Correct. The answer is 1.4 million. So, sinubtract lang. Okay, problem solving type naman tayo. I-modify natin kung paano i-present yung data. So, ito yung problem. Lee Company has assets amounting to 450,000 pesos. The amount of debt is 10% of the total assets. Compute for the capital or equity. So, ang given is assets, 450,000. And then, ang liability is 10%. So, pwede mo nang i-compute 10% of 450 is 45,000. Then, you have to determine kung magkano yung capital. So, pwede mo din na siyang gamitan ng percentage. No? So, kung ang liability is 10%, so ibig sabihin yung natira ay sa equity, ibig sabihin 90% yung equity. Ayan. So, kung ilalagay natin sa table yung given sa problem, yun nga, 450,000 yung asset, 10% yung liability, 10% ng asset, and yung capital is unknown. So, of course, ang concept pa rin yan is equal yung dalawang side, yung side ng asset, saka yung side ng liability, saka capital or equity. So, kung ang tinatanong ay capital, so normally, mayroon tayong technique na ginagamit yan, you have to multiply lang yung percentage. No? Sabi ko nga kanina, kung 10% ang liability, ibig sabihin, yung natirang percentage, yun na sa capital. Diba? Kasi 100% yung total nila. So, 90%. So, 90% or i-convert natin sa decimal, 0.9 of 450,000 is 405,000. So, ganun lang makuha yung sagot. Multiply mo lang ng percentage. Another problem, the amount of debt is 50,000 and the capital is 90% of the total assets. So, ang given lang is yung liability, it is 50,000 and yung percentage ng capital, that is 90%. And then, from that, you can derive yung percentage na ng liability, which is 10%. So, ang summary ng information, ito. Ang assets is unknown, liability is 50,000, and ang capital is 90% of assets. So, sabi natin kanina nga, since given yung percentage ng capital, 90% of assets, yung liability, ibig sabihin, it is 10%. 10% of assets. Ngayon,
Unlike yung problem natin kanina, minultiply natin. Pero kasi yung mga percentage, pwede mo lang i-multiply dun sa basis niya. Ano ang basis ng 90%? Assets. So, dun mo lang siya pwedeng i-multiply. E ang kaso, unknown yung assets. So, hindi mo pwedeng i-multiply yung 90% kasi nga wala yung basis. So, dapat i-multiply mo lang yung 10% sa assets. Ngayon, ganun din. Yung liability, alam mo yung percentage niya. 10% yung natira. Kaso, hindi mo rin siya pwedeng i-multiply kasi 10% of assets din siya. So, unknown yung asset. So, kung hindi pwedeng i-multiply, ano ang gagawin natin? Meron tayong technique na tinatawag na if you divide the amount by its percentage, ang makukuha mo is 100%. And yung 100% is the asset. So, ganun ang gagawin natin. Yun ang pwede. So, we have to divide. Anong amount dyan? Siyempre, isa lang naman ang amount dyan. Yung 50,000 yung liability. So, kailangan mong kunin yung percentage niya, which is 10%, and then divide. So, 50,000 divided by 10%, it is 500,000. So, yun yung total assets. Now, let's expand yung ating accounting equation. So, let's include yung revenue and expense. So, this time, lima na ang accounting elements. So, namely, assets, liability, equity or capital, tapos yung bago, revenue and expense. So, yan na yung ating bagong accounting equation, no? Asset is equal to liability plus equity plus revenue minus expense. So, pag ganyan ang naka-express ang equation, expanded yan. Pero pwede mong i-modify itong expanded accounting equation. Paano? Tanggalin mo yung negative. So, paano tatanggalin yung negative? Ilipat mo sa kabilang side. So, pag modified accounting equation, anong magiging itsura? Assets plus expense is equal to liability plus equity plus revenue. O, diba? Wala nang negative. Ang tawag natin doon sa walang negative ay modified accounting equation. So, let's discuss yung additional elements, which is revenue at saka expense. So, ano naman ang revenue? Or in layman's term, or in Filipino, yan yung kita, no? Expense, ito yung mga gastusin ng business. Revenue is the increase in economic benefits during the period in the form of increases in assets or increases or decreases rather in liability that result to increase in equity excluding contribution of owner. So, na-define yung revenue as to its effect. So, ano yung effect ng revenue? So, basta revenue in layman's term, income. Ay, ang other term, sorry, is income or kita sa Tagalog. So, increases in economic benefits. So, ano yung economic benefits? Assets. So, pag nag-increase ang assets mo, syempre magkakaroon ka ng economic benefits. O kaya naman, ang other way para magkaroon ka ng revenue is magkaroon ng decrease sa liability. So, doon ka pwedeng kumita. It's either madagdagan ang assets mo or mabawasan ang iyong liability. So, ang kapag nadagdagan yung equity, ay kapag nadagdagan yung assets at saka nag-decrease yung liability, ang result noon ay mag-i-increase ang equity. Of course, yung contribution ng owner, mag-i-increase niya yung equity, yung capital ng business, pero hindi yon matatawag na revenue. Expense naman tayo. Expense are decreases in economic benefits
during the period in the form of decreases in assets or increases in liability that will ultimately decrease the equity. So napansin nyo, yung definition nila is opposite. Kasi magkabaliktad naman sila talaga. Revenue, kita, at saka expense. So income, kumikita ka, tapos yung mga ginagastos mo, di magka-opposite sila. So decreases in economic benefits. So pag nabawasan yung iyong economic benefits, syempre magdi-decrease ang assets. Kung nawalan ka ng economic benefits, reduce ang iyong assets. Yun yung isang way para magkaroon ka ng expense pag nabawasan yung assets mo, or pag nag-increase yung liability mo, magkakaroon ka ng expense. So pag hindi mo binayaran kasi yung liability, nadagdagan yung liability, expense yon. Pag hindi mo yung binayaran yung expense rather. That will, at ang ultimate effect ng pag-decrease in assets at saka pag-increase in liabilities, of course, magdi-decrease ang equity. So yun yung mangyayari. Kapag nagkakaroon ka ng expense, nababawasan yung investment o yung capital ng owner ng business. Kaya pakitignan yung accounting equation. So kaya ganyan yung expanded accounting equation natin. Kaya yung dun sa equity plus revenue. Kasi nga yun yung effect ng revenue. Yung revenue dadagdagan niya yung equity, yung capital ng owner. Tapos yung expense naman, it will reduce yung expense. Kaya minus expense. Yung expense, it will reduce the equity. Okay, so ano ang magiging effect kapag meron kang revenue or expenses? So ang effect lang nito is it's either meron kang net income or net loss or net profit or net loss. So kailan ka magkakaroon ng profit? Kapag mas malaki ang income sa expenses, profit yon, net profit or net income. Pero pag mas malaki ang expense doon sa income mo, doon sa revenue mo, net loss. Yeah. So katulad ng example natin. So ang total revenue niya is 14,000, pero ang total expense niya is 16,000 plus. Kaya nagkaroon siya ng negative. Yun ay tinatawag nating net loss. So 14,000 versus 16,000 plus, syempre, nalugi ka, net loss ka ng 2,200 plus. Pero on the other hand, pag halimbawa mas malaki yung total revenue, kunwari ay let us assume na hindi 14,000, 20,000 sa kung 20,000 'yan versus 16,000, so magkakaroon ka ng net profit naman pag mas malaki yung revenue. Apply natin sa problem yung expanded accounting equation. X company earned revenue of 10,000 and incurred expense of 6,200. At the end of the period, your total assets increased from 2,000 to 5,000 and your liability decreased from 1,200 to 400. Ang question is, magkano yung equity or capital? Ito, to summarize, ito yung information. That's a problem. Yung assets nag-increase to 5,000 na. So, 5,000 na siya. Yung liability nag-decrease to 400. So, 400 na lang yung liability. Yung equity is unknown. Tapos, mayroong revenue na 10. As stated. At saka expense na 6,200. As stated then. So, kukunin mo yung total ng dalawang side. So, 5,000 is equal to 400 plus 10,000 minus 6,400 is 4,200. Tapos, yung unknown, which is
equity. So, ipa-plus na lang natin doon. So, plus E. So, dapat ang total noon ay 5,000 din. Diba? Ayan. So, ang equation natin is 5,000 is equal to 4,200 plus E. O, alam mo na. So, i-isolate mo yung E. So, i-manipulate mo yung formula. Ililipat mo sa kabilang side yung 4,200. Magni-negative siya. So, 5,000 minus 4,200. Ang E ay 800. Or simply, pwede mo na siyang i-analyze, no? Yung kabilang side, so far, ang total niya ay 42, pero dapat ang total niya based sa given sa asset is 5,200. So, syempre, ibig sabihin, kulang siya ng 800. Kasi 4,200 lang siya, dapat 5,000 ang total. So, pwede mo naman, kung hindi mo masundan yung equation na ginawa natin, pwede naman ganung simple analysis na. So, kulang ng 800 kasi 42 pa lang siya, dapat pantay sila. So, pwede rin yung ganung analysis. Another problem. A company have ending total assets of 4,800. Total ending liability is 1,000. Beginning equity is 800. If your total expense for the period is 2,000, how much is the total revenue? So, ganun din ulit. Pwede mong gawan ng equation. Pwede mong i-balance-balance lang. So, take note of the given 4,000 ang total assets. Liability is 1,000. Equity is beginning pero yung equity at 800. If your total expense for the period is 2,000, how much is the total revenue? So, let us summarize yung given. So, ito na yung summary of information. 4,800 ang assets. Yung liability is 100. Equity is 800. And ang expense ay 2,000 pesos. So, kung gagawa tayo ng equation, yung 48 is equal to 1,000 plus 800 minus yung 2,000 na expense. Take note, negative kasi siya plus R. So, yun yung equation natin. So, isi-simplify natin. 1,000 plus 800 is 1,800 minus 2,000 is negative 200 plus R. So, ngayon, i-isolate mo yung R. I-isolate mo yung R to determine kung magkano yung amount ng revenue. So, anong gagawin mo? Ililipat mo yung negative 200 sa kabila. So, magiging positive siya. Diba? Pag naglipat ka ng amount, ano, dapat mag-change ka ng sign. So, 4,800 plus 200 is equal to R. So, yung R is 5,000. Or simply, pwede mo na rin siyang i-balance-balance. Negative 200, ay, yung 48 yung kabila, tapos negative 400 yung result ng tatlo, tapos plus R. So, ibig sabihin, para maging equal na 48 yung kabilang side, it should be 5,000 yung R. Kasi 5,000 minus yung negative na 200 is 4,800. So, this is the end of the slide. Ibig sabihin, this is the end of the topic. So, thank you very much for questions and clarifications. Feel free to post them sa ating GC. Kung mayroon kayong questions sa mga activities doon sa ating module, feel free to ask. So, thank you very much. So, see you sa module 4. I am your teacher, Romualdo Fernandez. Credo saying, God bless.